Good morning mga kasuke. Hello Chloe. Ang aga-aga niyang nagising kasi gusto niyang sumama dito sa akin. Kasi sabi ko nga sabi ko sama ka sa akin bukas kasi titignan natin yung pato kasi meron siyang bagong baby. Sabi ko sa kanya. Kaya yun, maga siya nagising, oh. Ayun, bagong gising yan, oh. Sabi niya magjakit daw siya kasi nilalamig daw siya. Ayun. Bibisitahin namin yung bagong baby na pato. Tapakita ko sa inyo, guys. Yun. Parang sobra na ata ng nipis yung buhok ko, ah. Parang ano. Parang nasobra ng gupit ng barbero na yun, ah. Ulo yun, ah. Ayan. New look, guys. New look. Okay. Labas na yung anit natin, ah. Mukhang makakalbo na tayo, ah. Huh? Hindi ko nakapon binidyo yung naggupit sa akin kasi baka magpagupit bigay sa kanya, eh. Gagayahin niyo yung gupit ko. Gusto ko ako lang may gupit na ganito. Oh, di ba? Diba po. Oh. Summer look. Bagong gupit. Summer look 'yan. Ayan. Ayun, guys, oh. Wow. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13. Ito, guys, yung pato na to, magkakapatid to silang lahat. Ito, magkakapatid to silang lahat. Yan, saka eto. Akala mo nakasiparate yan pero meron yan. Meron palang ano. Dati naka ano yan, magkasama sila kasi nilagyan ni Papa ng ganto ng cover kasi nga daw nag-anuhan sila, yan, no? Nagtutukaan sila. Yun, no? Kinakain ng isa yung balat ng isang pato kaya nagkaganon-ganon, no? Nagkagalis-galis yung ano niya, yung balat niya. Yan. Pero magkakapatid din sila. Ito, guys, yung pato na to, nasa ano na siguro. Nasa, hindi ako nagkakamali, nasa ano na, mga dalawa. Dalawa't kalahati na siguro yung ano niya. Yung edad niya, mga 2.5 months. Yan, malalaki na yun sila. Hello. Nilagay kasi dito ni Papa yung pato na to dito. Kasi dati noon, yung nangyayari kasi sa amin dito, pag yung pato na bagong ano, bagong basag yung pato, yung baga yung bagong, yung buto, yung baby na pato, tapos hinayaan lang ng binan ko na gumala-gala dito, kinakain nung daga, kaya nagtataka siya, bakit nawawala doon yung mga pato, yung pala kinakain ng daga, kaya ginawa niya, nilagay niya rito, sa kulungan na to, tapos nilagyan niya ng ganito, ng chicken wire na to para hindi nga pasukin ng daga. Yun, nalagyan niya ng ganito para hindi pasukin ng daga, kaya yun, kaya dito nilagay niya ng ano, sa kulungan na to, kaya ito mabilis lumaki, mabilis dumami. Ayan. Ito, guys, yung pag start namin ng pato na to, yung binili kong pato na lalaki is isang piraso lang binili ko. Isang piraso, tapos bumili ako ng tatlong babae na pato, tapos dito lang nilagay lang namin dito lang sa space namin dito, para yun nga, ang plano nga namin is paramihin, kaya yun ngayon successful naman na dumami naman siya, kaya yun, yun, oh. Yan yung etong pato na to. Makikita nyo, guys. Yan. Lalaki yan siya. Actually, pangalawang bili ko na yan siya. Kasi yung unang lalaki namin, ano, namatay. Hindi ko alam kung bakit namatay siya o nagkasakit. Hindi ko alam kung paano. Bali ito, pangalawang pato na lalaki na to, binili ko. Pangalawa na to siya. Yan. Pangalawang pato na yan. Yan yung binili ko na hybrid talaga siya. Ito, bili ko nito. 300 bili ko nito. Binili ko ng 300 doon sa kabilang bayan doon sa amin. Tapos, ang ginawa ko, bumili ako ng ganito. Tapos, bumili pa ako ng isang babae para idagdag ulit. Kasi, yun nga, yung isang babae din namin, napato noon, namatay din. Hindi ko nga alam kung bakit nga namatay yun. Hindi ko alam kung magkasakit ba o ano. Yun, kaya yun. Yun, nandun kanina, pinakita ko sa inyo, mga anak niya na yun. Yun.
Ayun guys. Papakita ko sa inyo yung ano, yung pato na asan na yung may baby knock. Hanapin mo yung may baby knock. Nakita natin na kanina yun eh. Ay, mga manok namin, meron na rin oh. Marami na mga sisyo. Ayun. Asan na yung pato na ano, yung may baby? Ayun siya, ayun siya sa ilalim. Wait lang. Papakita ko sa inyo, guys. Spike! Spike! Andun siya sa ilalim ng bubong. Papakita ko sa inyo. Tatlo lang ata yung baby niya na nabasag. Ayun. Andiyan siya, nak. Ayun, tatlo lang. Tatlo lang yung anak niya. Ayun. Bali yung ano na yan guys, yung patong itim na yan, anak na rin yan siya. Kumbaga first generation siya ng anak nung nabili kong ano, nabili kong pato na lalaki sa kababae. Bali anak niya na yan. Yan. So, yun oh, may anak na siyang bago. Tatlong piraso lang. Sana ay wag na kainin daga, pero sasabihin ko kay Papa na ibutay ilagay sa ano, sa kulungan. Para at least safety. Kasama yung ina para safety sila. Tapos sabihin ko sa kanya, ilabas niya na lang yung nandun na sa kulungan. Tapos eto naman ipalit niya. Sabihin ko sa kanya mami pagdating. Kasi wala pa siya eh. Ando pa siya sa bahay nila. Nauna kami rito pumunta. Ayan. Ayan na yan. Ayan. May tatlong anak na siya. Ayan. Eto. Yung babaeng pato na yun, bali kapatid niya na rin yan. Yan, kapatid na rin yan. Kasi, yung matatanda ng pato, yung matatanda ng pato, parang kinatay ata nung ni Papa, nung ano na, nung birthday nung anak ko. Tapos, may nirigalo din siya dun sa isang inaanak niya sa kasal. Niregaluhan niya rin ng pato, dalawang piraso. Yun. Madali lang guys, madali lang yung mag-arrange ng pato. Kasi ang pato, medyo hindi naman siya maselan. Maselan na alagaan. Kumbaga, yun lang naman ang problema sa pato nga kasi minsan, yung nga ang problema ko, yung mga ganyang kalalaki na pato, ano mo talaga, i-safety mo talaga kasi minsan ang kalaban yan, lalo na minsan yung aso mo, yun, kinakain din ng aso, yun, yung mga daga or pusa, yan, kaya kailangan ilagay din sa ano, sa kulungan para safety siya. Yun nga, sabi ko guys, kung gusto niyo mag-range ng pato, yun lang, mag-start lang kayo sa ano, sa isang ganyan, isang lalaki, tapos samahan niyo lang ng tatlong babae na pato, at least try niyo lang. Sigurado naman ako na dadami 'yon. Kasi basta piliin nyo lang yung medyo hybrid na lalaki para masipag siyang mag-ano sa babae para mangitlog. Yan. Tsaka ano mo rin yung ano niya, yung pagkain niya, tsaka para maging energetic naman siya syempre. Lalaki nga, 'di ba? Yan. Yan o. Ko alam kung saan yung ano nito. Ilang days na siya nito. Wala akong idea kung ilang days na yung pato na to eh. Tatanong natin mamaya kay ano, kay Papa kung ano, ilang araw na yung pato na to. Maraming tanim si Papa dito. Oh. Hindi ko alam kung anong tanim niya rito. Nalagyan niya ng takip. Ayun oh. May mga ano na. May mga tubo na. Hindi ko alam kung ano to. Nalagyan niya pala ng ganito. Kasi kinakain ng manok. Yun. Oh. Dito mayroon siyang ano. Nalagyan niya guys oh. Tignan mo. Nalagyan niya ng ano. Nalagyan niya ng payong. Kasi nga yan pala. Sili pala yung tanim niya rito. Oh, sili. Ah, laki na oh. Hey! Ah, yun oh. Mga sili siguro yan.
sila yung tanim niya. Ayan, nalagyan niya ng mga takip-takip kasi nga inaano ng ano. Inaano ng manok. Oh, ito buhay na. Oh, malaki na rin. Oh. Dito, ano kaya to? Ah, papaya naman to. Papaya naman tong tanim niya, guys. Oh. Tapos ito, may takip ng ano, ng lata. Iwan ko kung ano to. Well, nakadigit yung lata. Huwag natin bunutin. Baka magalit siya. Yun, oh. Ito, may dahon na, oh. Hindi ko alam kung ano yan. Alam ko ano yung tanim niya. Marami siyang tanim dito. Ayan. Paglalagay niya ng mga takip. Kasi nga, hinahalo kayo nung ano niya. Nung mga manok. Ayan. Ito, alam niyo to, guys, kung ano to. Alam niyo kung ano to. Ito ay... Dito ka na. Hindi ka makita dyan, oh. Ito ay... Ano nga yan? Ano nga to na? Ano tawag dito na? Babana. Babana. Ano nga ito yung babana? Ano nga yung babana na? Ito. May bunga na. Ayan. Babana. Ano nga yung babana? Ano nga yung babana? Kalimutan ko. Ano yung English ng babana? Oh, pesep-pesep. Ano yung English ng babana? Ano nga yung English nito? Hindi namin alam. Ito, marami namin puno. Marami ng bunga. Yun. Wala pa si Lolo. Wala pa si Lolo mo, nak? Wala pa. Yun. Hindi ako mapalagay sa buko. Pangit ba yung buko, nak? Pangit? Pangit? Sira ulo pa. Ayun. Mamaya, paano natin yung ano, yung pato dito? Palipat natin dito kay Lolo. Yun o. Kasi ito, malalaki na to eh. Palabas na natin to mamaya. Ayan, labas na natin to. Palitan nga natin yung tubig doon ako. Palitan natin yung tubig ng pato. Wait lang, papasok ako ha. Ayan. Wait lang, papasok tayo dito. Pasok ako dito ha. Palitan natin yung tubig. Pause dito. Pag natin yung tubig. Hello! Hey! Dako! Palabas na ako. Hey! Yeah. Okay, dito tayo. Nasaan niya ganito ako? Ay! Tinanggal niya yung ano. Ay! Ah! Andiyan si Lolo. Lolo! May tarugan ra? Tadal? Tarug. Tarug ka na? May batang? Ay, ha? Ay, sa ilo nandito ano? Paano ganyan? Ang dyan, dito sa may ano. Tapos na dyan? Tignan mo doon ako, bagsak doon ako. Tignan mo, bagsak yung tubig doon. Ah, nabagsak! Ito tubig na? Oo. Tapos dyan talaga na wala. Ha? Dyan tanan dyan na. Tapos hindi pa na na wala. Kumba mo ha. Lagyan mo ng tubig yung ano, yung pato. Sige. Oh. Ayun na, may tubig na siya. Oh. Si Chloe nag-ano. Gano ng tubig. Sige na, punuin mo na. Para may bagong tubig sila para pwede sila makapaligo. Ayun oh. Ayan. Wala pa, hindi pa puno eh. Oh, yun o, gustong-gusto na ng pato yan. Yay! Pwede mo rin yan pa, ano pa?
Pwede mo rin yung buyan, guro. Tapos wala mo ito, bilhin, bailo mo dyan. Eh, tirakol rin niya, oh. Para makalagaw-lagaw. Gusto ko rin, extend ito. Oo. Para makalagaw sa silid. Oo. Buyan mo lamang, eh. Tirakol rin niya, oh. Ako, kanyang ka rin. Buso na ito, ano. Kaon? Oo. Gusto ko rin yung digital, ang silid nila. Oo. Ang silid daw, may para makalagas na silid. Oo. Para mabulas ang bago ng silid. Okay, possible lang makaon na rumang kang blabo ko rin. Tatlo lang ginan ra? Tatlo. Pero kabilog ba ibut ang ano na kan? Ang iya nga ano? Ano? Ano mga itlog na? Binagawa ba para lang nagkan? Ito na, ang kabilog ng kasi ang binigyan. Guys, so meron pa pala dito, meron pa pala ditong naglilimlim daw na pato, sabi niya sa akin. Hindi natin nakita kanina. Andito, ah, andito pala guys, oh. Andito siya, oh. Ayan, oh. Ayan, andyan siya, oh. Naglilimlim siya dyan. Oh. Ayan, naglilimlim siya, oh. Ayan. Ito lang ilang piraso yung itlog niya. Oh, ang dami niyang itlog. Saka ito guys, oh, yung itlog, yung 'di ba ganyan karami yung itlog ng pato. Minsan hindi rin maganda pag yung masyadong marami yung itlog niya, eh. Kaya kailangan mas maganda bawasan mo siya ng kung ano or either patas niyan. Katulad niyan, 2 4 6 8 10 12 13. Pero yan, pwede mo siyang bawasan ng 5. Oo. Para kukunti lang yung lilimliman niya. Kasi pag masyadong marami yung itlog na lilimliman niya, minsan hindi rin nangyayari na nababasag lahat para magkaroon ng baby yung pato. Minsan nga nangyayari dati noon sa pato namin na kinakain niya pa yung itlog niya. Pag sobrang dami na. Ayun. Yun din ang nagiging problema sa pato rin guys. Pag sobrang pag nakatikim na yung pato ng itlog niya, tapos pag nangitlog na rin siya, tapos kinakain na yung itlog niya, parang nagiging aswang na siya sa sarili niyang itlog, yung pinakain niya, kaya masama. Pangit yung ganun. So, mas maigi, buwasan natin yung itlog na to, tapos, hanap tayo ulit ng pato na isa pang naglilimlim, doon ilipat natin sa kanya. Or either, pwede rin na ilagay siya sa manok. Isali siya sa manok, pwede rin. Yun yun ang gagawin natin. So yun na si guys, oh. Lumabas na siya. Dapat may ano ka lang. May kawayan ka. No? May kawayan, bro. Ginarapta mo? Oh. Eh, dyan nga. Okay. 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 Ano na, gusto ko na to. Gusto ko na to. Ha, durit log ta nakabuto ka sa raki, ha? Oo. Oh. Busog ako, busog. Ayan. So guys, sana'y may nakuha kayong idea dito sa amin, sa aming pato. Ayan. Sana may nakuha kayong idea, saka tips kung paano magpadami ng pato. Ha? Yan. Sabi ng bilan ko, hindi niya raw pwedeng palabas to sa kulungan yung pato kasi marami siyang tanim. Baka daw kainin ng pato. So, ang plano niya, lalakihan niya lang daw yung kulungan niya. Yan. So, maraming salamat guys. Sana
Nag-enjoy kayo rito sa aming video ngayon. Sana eh, yun. Sana eh, meron kayong natutunan at nakuhang idea. So, maraming salamat guys. Sana huwag yung kalimutan i-subscribe yung channel na to, ating channel. At sana i-click nyo yung bell button para sa next video natin, para updated kayo sa ating mga video. So maraming salamat guys. Thank you so much. God bless. Thank you.